yan. Ito yung kadena mga kanya. Dalawang, walang, walang lubricant. Ayo. Tapos, malo-load siya. Okay. Hanggang mahigit yung what's up mga tengo, and welcome to another episode. So mga tengo, unang tutorial natin para sa bago nating motor ngayong 2023 YCF R3 version 2. Ang tutorial natin ngayon, how to adjust chain on this sprocket. Ito yung ano, maluwag na siya, tumatama siyang ganyan sa kamingay. Kabibili ko lang ito, walang lubricant and law na yung kadena. So turo natin mag-adjust, kaso lang walang paddock stand, di pa tayo nakabili. 2 days pa lang sa akin itong motor. So bago natin adjust ay share ka sa inyo, ibablog natin. Alright, tara mga pahingo at tingnan natin yung tools na gagamitin natin. Yan, alright mga pahingo, may pamit tayo, semi-automatic, tapos 22mm para sa axle, sa may nut doon sa kabila dito. Mamaya papakita ko, lalagyan natin sa screen. Tapos sa adjuster dito mga penyo, dito para dito yan. Ito yung 12mm, tapos may wiring tayo kung sakaling gamitin natin mamaya. Tignan natin kung magagamit natin, parang kapos. Kailangan dalawang 12mm dapat eh, kaso lang iisa yung nasa atin ngayon. Tapos meron tayong 19mm para dito kung sakaling imikot ito mamaya kasi tatanggal tayo ng axle. Right. Ito yung kadena mga penyo, may kalawang, walang lubricant, ito yung tuyo, tapos malo-load siya. Kailangan 1 inch yung ano, chain slack, yung pagganito na 1 inch. Malulaw to, mahato yan sa pinakang guide. Ito yung guide nya. Ito. Mahato dun. Dun mahato yan. Very good kasi yung R3 kasi yung guide nya mahaba. Ganito. Kaya hindi magagasgas yung swing arm. Hindi kita sa video no. Ganito. Sakto. Maganda siya. Alright mga pingo, maaro dito no. Sinag na araw. Nagre-reflect sa video natin. Ito yung R3 natin. So mag-adjust tayo ng kadena and wala tayong paddock stand. Check natin kasi paltras naman. Kaya okay lang na mag-isa. Na so mag-adjust tayo ng walang paddock stand. Hindi pa tayo nakakabili. So step by step gagawin natin. Una, luwagan natin to yung axle nut. Ito axle nut, ito gagawin natin 22mm. Maluwag. Okay na mga penyo, maluwag na. Yun na, may kanting space lang, okay lang. Tapos ngayon, next natin, ito naman ang tatanggalin natin. Tanggalin mo natin yung cover. Tapos yung kabila, cover. Luwagan natin to, mga tornilyo.
Dahil BMM, ang gamit natin, hindi natin yung, yun o. Pang ano tayo mamaya, pang kontra. Ito, 12. Ganun din, counterclockwise 3 naman to. Lalugan ko lang yung nut na 12mm isa kasing kabila. Ganun din counterclockwise yung pagluwag nito. Ayan. Yun. Yun, alright mapingo, humuha tayo ng WD-40 kasi nagkakaroon ng umido. Yun o, may umido. Lagyan natin ng WD-40. Ay, nalagyan ng disc brake. Ito, lagyan natin. Alright mga pingo, so tatanggal tayo ng umido. Kailangan maluwag yung pag-ikot. Ayan, sagad na natin. Ayan, alright mga pingo. Sa pag-adjust mga pingo, may markings dito. Kung, nabawa, tatlong line dito, dapat ganoon din sa kabila, sa kanan. Kailangan, tatlong line din. Adjust natin, higitin natin. So, ipapull nitong nut yung ating gulong. I-atras na yung gulong para mabatak tong kadena na may kalawang. Sobra sa 2 inch 3 inch yata yung play nito yun. Or 1.5 to 2 inch yung play nito. Kailangan 1 inch lang. Ang so ngayon mag-a-adjust tayo. Clockwise. Kanina di ba counterclockwise ang ikot natin dito. Ngayon, clockwise. Clockwise naman. O ganyan. Ganyan siya. Hanggang mahigit yung kadena. Higit yung kadena. Tiyo. Umaangat siya. O. Umaangat di ba? Yan o. Di na siya sumasagad. So ngayon, titignan natin kung ilan linya yung na-adjust natin or yung marking, kung ilan yung dapat i-adjust sa kabila. So ito yung linya 1, 2, 3. 3 line nakikita, yung pang-apat nandito na. Yeah, pinakasagad. Ganun din sa kabila. Ito, 1, 2, 3. Kita pa yung konting guhit. So, mag-a-adjust tayo. Clockwise yung ikot nito, mga pingo. Kahit na walang paddocks dan, kaya nating mag-adjust. Okay na siguro. Okay na. 1, 2, 3. Konting pit lang. Then check natin kung sakto lang. Yun. Ah, sakto lang. Hindi maganda kasi masyadong malawlaw. Then tingnan nyo. Yan. 2. Yan. 2. Sakto lang siya. Yan. Pag nakuha nyo na yung gantong change lock, okay na siya. Yan o. Kasi ang lapit kasi ng swing arm dito sa kadena. Kaya kailangan sakto yung adjust dito. Pero kung may panukot kayo, 1 inch pwede. At kung merong kayong padak, mas maganda. Para makikita nyo yung adjustment na nakatayo yung motor. Ito kasi nakaiga yung motor. Kailangan konting pit lang yung gagawin natin kasi hindi natin mababalik pa abante. Walang padak to mga pingo. At
Alright mga paingo, next step, ilapat lang natin itong nut sa swing arm. Kasi maluwag pa naman, di ba? Saka na natin i-adjust to. Ilalak. Yan. Para maipit lang yung mags ng swing arm. Para pagpit nito, hindi siya gagalaw. Para paghigpit natin ng change adjuster, hindi siya gagalaw. Alright mga pengo, di ba medyo inigpita nating nut sa kabila, sa axle nut. Ngayon, ito naman inigpita natin, ilalak natin. Napakabilis lang mga pengo. Ito mga pengo, kung may dalawang yabi kayo, ito, open range. O kaya yung cross range, pwede rin. Kaso tinatamad na ako. 12mm yung gamit natin. Ito, ano lang. Ito, steady lang. Parang di gumalaw yung adjustment natin sa chain. Steady lang yung nasunahan na nut. Tapos ito, pipitin natin. Ayan. Ilalak lang natin. Okay na. Ganyan lang. Huwag mo masyadong pagkaikpit kasi sira yung nut. Kailangan alalay lang. Okay na. Okay na siya. Tapos ilagay niyo itong cover. Kung may cover pa. Yung inyong R3. Ito may cover eh. Tapos sa kabila naman, ganun din ang gagawin natin. Ito. Sagad na yan. Kailangan hindi gumagalaw ito. Yan. Tapos, clockwise. And, ito, inasunan, steady. Ganun din ang gagawin natin. Tapos ang pipitin natin yung sa likod. Mali yung ginamit ko. Yan. Yan lang, huwag gumalaw yung nasunahan na nut. Para hindi mabago yung settings natin ng adjustment. Okay. Then, lagay nyo dito. Alright. Ang bilis lang, di ba? Tapos, higpitan nyo ng todo to. Kailangan nyo yung higpitan to. Higpitan nyo yung nut, axle nut, to the max. Alright, mga pengo, for the taking, sukatin nyo to. Ito yung nasukat yun, no? Yan, hanggang dito yung layo sa yung nut to the end of swing arm. Ganito ang layo niya. Check natin sa kabila kung ganun din. You know. Parehas mga pingo, parehas. Success. Ito yung kinuha ko. Ito yung gilagan kong chain lube or chain lubricant. Top 1 synthetic chain lube. Ano lang to eh. 100 plus lang to eh. 120 yata. Or 150 pesos. Synthetic lang siya. Parang minola oil lang. Clear lang. Hindi siya dumiin. Kaya lang ang ano nito, disadvantage, kailangan mo lang kada ride mag-visit ka nito. Yun sa mga nabibili mga pengo, ang maganit siya, malagkit, madaling kapitan ng dumi,
Kaya di ako gumagamit nun. Ito lang yung ginagamit ko, Top 1 na premium brand. At subok na subok na. Ito lang, ito lang. Ito. Nawawala kasi. Okay. Okay na. Mas maganda kung may padak eh. Parang napaikot niya yung gulong. Kung wala kayong padak, paandarin nyo lang sa kalsada. Pero kumalat yung lubricant natin. So, bukas din natin lalagyan pag garay tayo. Garay tayo bukas. Kaya nag-adjust tayo ng kadena. Yun. Alright mga pingo. Tapos na tayong mag-adjust ng kadena. In 5 minutes, 3 to 2, 5 minutes, kaya natin mag-adjust kahit walang padak stand. Pero mas required ko at advisable na meron kayong padak stand para madaling mag-adjust. Pili na tayo. Wala pa tayong nabibili kasi 2 days pala yung motor natin. Wala pa tayong padak. Walang libre. Sabi nila natin ng motor, no? So, mga ilang days kaya yung ano, mag-adjust ulit tayo ng kadena. So, depende sa paggamit. Kung araw-araw nyo ginagamit ng motor, mga siguro, tignan nyo ng weekly kung 1 inch pa yung chain slack nito, yung up and down pag pinindot nyo. Tapos, tignan nyo yung ano, chain lube. Chain lubricant ng kadena kung meron pa lang is. Kasi madaling masisira yung kadena saka sprocket pag walang lubricant. Walang nagpapadulas. Ibig sabihin, tumatama sa bakal to bakal yung mga metals. Diba, pag ma-under tayo, 300cc to, ang bilis mag-imikot ng kadena niyan. At malakas yung ano, power. So, kikis-kisan yung bakal to bakal, mas madaling maupad siya kung walang lubricant. Madaling masisira yung kadena. Madaling mababatak. Kailangan may lubricant. So, yun lang yung ating vlog ngayon. Sana magustuhan yung vlog natin ngayon. Pero yung DIY natin, do it yourself, not destroy it yourself. Ano lang, basic lang. Change oil, tapos konting adjustment, konting linis. Pero yung sa knuckle bearing or sa may steering, ball race, hindi na natin kaya yun kasi medyo komplikado. Hindi naman tayo marunong ng ano, pag may mekaniko. Ano lang tayo, konting knowledge lang, nagpagkocompany, konting maintenance sa ating mahal na motor. Yan ang palaging mapapanood nyo sa akin. Iba't ibang motor, aba, mag-upgrade tayo. Agawin rin natin to, mag-chain tutorial tayo ng pag-adjust ng kadena, pag change oil, yan, paano magpalit ng oil filter. Yan, sunod siguro yung oil change oil. Kasi hindi ko alam kung na-change oil na. Sa meter naman ng motor is nasa 2,000 na nakalagay. So, kailangan niya mag-change oil. Change oil interval ko yung 2,000 kilometer sa isang motor. So, yun lang mga pingo. So, kung nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon, hit nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates and episode para ma-date kayo sa upcoming videos. Alright mga pingo, stay safe and rest safe always. Bye-bye! Yun, alright mga pingo. So, kanina pina-under ko, tapos para medyo mabatak yung kadena ng konti. Kasi nung
nag-adjust ako, medyo maikbit. And tingnan nyo, nung pinander ko na parang lisit ko lang sa primera, tapos i-bomba natin, pinangat natin dun sa loob, and ito na, oh. Ito na, 1 inch chain lock. Sakto lang siya. Right. Ayos.